Hello, good afternoon mga kapets and sa ating mga kabarot sa departamento ng edukasyon. Itong kwentong ito ay dumaan lang sa aking timeline and gusto ko i-share sa inyo kung ano ang mga dahilan ng ating kabaro, bakit siya umalis sa DepEd at mas piniling magtrabaho sa ibang bansa. Pakinggan natin siya. Ito ang kanyang kwento. I'm so emotional right now upon seeing the videos and pictures of my family going on a trip. You know, it's been one of my dreams to let my family experience it themselves. And like I said, a lot of people may not understand why I gave up my career in the Philippines. I mean, I need not say anything about my life. But I just want to share to you this, guys, that isagit sa akong mga pangandoy na dili na ako kinahanglan mangutang muadto sa bangko just to let my family experience this. Yes, I was a master teacher back then. I got a good pay, pero sa papel lang. As a breadwinner myself, and I know a lot of people can relate to this. Alam mo, masuya ay kung anong na yung mga pamilya na mag-banting. Before, didi. Bisag na anak ko sa DepEd. Kaya I started my career 2007 in DepEd. And as I started my job, nagsugod sa nang akong utang. Nagpa-eskwela ako sa mga may suon. Nagpahunong na kong trabaho ang akong papa. Because I was thinking that it's payback time. And for the longest time, manalayo sa amo ang akong papa. Kailangan na ako sa pagpahuayon. Sugi ako na ako ang tanang responsibilidad. I am just so glad. I'm very much grateful to the bed because, not because of the job, I will not be here today in Canada. I won't be able to provide better for my family. I'm just very emotional today because nakita na ako ng akong pamilya na grabe ka. Grabe nila ka, kalipay. Kaya nakapag-travel na sila. So overwhelming. I am so happy to see them enjoying life. Kaya ako kung naap ako sa Pinas, I couldn't afford it. Honestly. Kinahanglan pa akong mang-loan. Para lang nga, mahatag na ako sa ilang kalipay nila. That's why I decided to resign. But resigning was, I think, it's one of the best decisions that I made in my life. Although I made sure na maka 15 years ko sa service para na ako'y pension man sa India. But I just came to realize life is too short. So kung wala pa lang ko ni-decide to get out of the system, to resign,
and move abroad, siguro dili na mahitabo sa amo. Some of you may understand, but some of you are not. But this is how I value my family. Magsakripisyo ko para sa akong pamilya, para sa ilang future. Ang kwento ni Ma'am ay isa lamang sa mga kwento ng lungkot at tagumpay na masasabi natin. Lungkot dahilan sa kailangan niyang umalis para magturo sa ibang bayan. Pero tagumpay dahilan sa nung siya ay nakalipat or nakapagturo sa ibang bayan, naging malaya siyang maibigay ang mga pangailangan na kahit ako kailanman ay hindi maibibigay ng katulad na dinaranas niya sa ngayon na siya ay nagtuturo na sa ibang bayan. Hindi naman natin masisisi kung maraming mga guro ang umaalis at nagdedesisyon na manilbihan sa ibang bayan o sa ibang bansa. Dahilan siguro sa kakulangan din ng mga benepisyo na dapat ibinibigay sa katulad natin mga guro. Kaya, saludo ako sa inyo, Ma'am, dahil sa iyong ginawa. Siyempre, saludo din tayo sa mga kapwa kong guro na naandito at nanatili sa ating bayan. Ang kwento ni Ma'am ay pagpapatunay lamang na kailangan natin gisingin ang ating departamento ng edukasyon, dahil kung patuloy itong mangyayari, bukas makalawa, maaring lahat ng mga guro ay nasa ibang bayan na nagtuturo at wala na dito sa atin. Kaya DepEd, ano na, gising naman dyan, bigyan natin ng sapat na sweldo at mga benepisyo na ibigay sa ating mga guro. Maaring isipin ng iba, malaki ng sahod ng mga guro. Pero kung ikukumpara natin sa mga gastusin, ang sahod ng mga guro ay hindi sapat para maibigay ang marangal na dapat para sa kanilang pamilya. Kaya nga, madaming mga guro ang naiisipan or nagdedesisyong lumipat at magturo sa ibang bayan para maibigay kung ano ang dapat sa kanilang pamilya. Yun lamang. Maraming salamat.